Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Paano maranasan ang kagalakan araw-araw? Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin nang dumalaw si Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth na nagdadalang tao, itong sanggol sa kanyang sinapupunan ay nagtatalon sa tuwa si Juan Bautista dahil naramdaman niya, nakita niya na dumalaw ang kanyang Panginoon na sanggol na si Jesus na nasa sinapupunan pa lang ni Maria. Ano ang ating matutunan sa kwentong ito? Unang-unang araw na ito ay kapistahan ng pagdalaw ni Maria kay kanyang pinsan na si Elizabeth. Ang matutunan natin ay sa tuwing ang hinahanap natin ay ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Yun bang mga panahon na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo sa isang pagsubok o problema, bigla na lang gumagawa ang Diyos ng paraan. O kung hindi naman, bigla na lang may biyaya o may grasya na dumating sa iyo na hindi mo inasahan. At nakita mo dito na ang Diyos ang gumagalaw at nakikita mo ang Diyos ay buhay. At sa sobrang pasasalamat mo sa Diyos ay nararanasan mo ang kagalakan. Pero kung tinitignan natin lagi araw-araw ay yung mga problema natin, na wala nang solusyon, parang negatibo lagi ang buhay mo, parang puro masama ang nangyayari sa buhay mo, nakapokus ka dun sa mga bagay na wala nang pag-asa, anong mangyayari sa'yo? Ang mangyayari sa'yo ay meron kang kalungkutan, madidepress ka, magkakasakit ka, hindi magandang epekto sa'yo. At hindi tayo magiging masaya sa buhay. Kung kaya ang kwento ngayon, ang ebanghelyo ngayon ay hinahamon tayo na hanapin ang Diyos oras-oras sa mga paggalaw niya sa buhay natin. Tignan natin yung mga biyayang ibinibigay niya sa atin. At kung nakafocus tayo doon sa mga paggalaw ng Diyos, sa mga bagay na ginagawa niya sa buhay natin, ay siguradong mapapasalamatan mo siya lagi. At pag ikaw ay nagpapasalamat lagi sa Diyos, ang epekto nito ay magkakaroon ka lagi ng kagalakan sa buhay mo. Kaya kapatid, ito ang hamon ng Diyos, ito ang matutunan natin sa araw na ito. Hanapin ang presensya ng Diyos sa buhay mo at magkakaroon ka ng kagalakan lagi. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe. Kaya ang pagkalat natin, maging saksi tayo sa kabutihan ng Diyos. Mabuting balita, siya ang mabuting balita. Isang mapagpalang araw. God bless and God is good.